Evogene Seeds Corporation are producing and using quality hybrid seeds that will help farmers to increase their yield, improve the germination of the crop that makes them safe from pest infestations and plant diseases. Evogene Seeds Corporation is not only producing quality seeds locally, but also they have developed several hybrid seeds and conduct seed tests and trials internationally. With a vision of to be a leading Filipino company that aims in providing sustainable and profitable agribusiness to the Filipino farmers. And a mission to serve the needs of Filipino farmers through quality and affordable hybrid corn seeds to generate employment and improve quality of life. Isa sa mga nakakaapekto sa plant growth management ay ang land preparation. Dahil ito ang isa sa mga susi sa pagpapatatag at pagpapalago ng panig. Nakakaiwas ito sa pagtubo ng mga weeds na siyang kaagaw ng resistensya ng pananim. Importante din ito sa pagpapalago sa ugat ng pananim upang ito ay magkaroon ng matibay na pundasyon at makapag-absorb ng sapat na nutrisyon. Isa ang traktor sa ginagamit ng Evogene Seeds Corporation upang makultivate ng maayos ang kanilang field kung saan dito nila itinatanim ang kanilang seed trials at mga hybrid corns para sa kanilang production. Ipinakita at inintroduce rin sa aming pagbisita ang ginagamit nilang planter para sa kanilang pagtanim ng mais, kung saan ito ay kanilang iminamano-mano pero sa mabilisang paraan. Ayon sa Evogene Seeds Corporation, iminamano-mano nila ito upang mamonitor ng maayos para sa kanilang seed trials and seed evaluation. Ang irrigation system ng Evogene Seed Corporation ay may sinusunod na critical irrigation schedules para sa kanilang cornfield at mas dinodoble ito sa panahon ng tag-init at tag-tuyot. Ang schedule ng kanilang pagtutubig ay 1 to 2 days before planting, 0 to 3 days after planting naman ang pagtutubig para sa germination to emergence stage ng mais. 18 to 20 days after planting naman na pagtutubig pagkatapos maglagay ng first side dressing. 35 to 38 days naman after planting ang pagtutubig pagkatapos mailagay ang second side dressing. 45 to 50 days after planting naman na pagtutubig para sa tasseling stage. At 60 to 65 days after planting naman para sa fruiting stage. Ang nutrisyon na kailangan ng mais ay nakadepende sa yield goal at potential nito sa production.
Halimbawa na lamang nito ang mga hybrid na mais at matataas na yield ng ibang variety ng mais. Kinakailangan nila ng mas mataas na nutrisyon. Habang sa Evogene Seed Corporation naman ay mayroon silang sinusunod na general recommendation ng mga fertilizer para sa sapat na nutrisyon na kailangan ng kanilang produksyon. Here at Evogene, they have strategy in applying chemicals to control pests. Maya is their enemy since it eats the pollen of the corn during the trial. To control pests, they just put chemical in first row since Maya are not entering in the center because it is narrow. Destroying the seed and causing stand loss is the result of having seed corn maggot. To control this, delay planting until soil temperatures promote rapid seed germination. You should also avoid planting at least 2 weeks after fresh organic materials are incorporated into soil. Another practice in having a crop production is controlling weeds here at Evogene. It is useful because these unwanted plants compete with the crop for space, water, and nutrients. Weeds can be controlled mechanically or by using herbicides. According to Evogene, they do this practice, at least it gives only slight damage on their production. Ang tassel na siyang nagdadala ng pollen ay tumutubo sa itaas na bahagi ng mais habang ang silk naman ay sa ibaba nito. Upang makabuo ng kernel, kinakailangang ma-pollinate ng tassel ang silk. At kung ito ay hindi ma-pollinate, walang mabubuo na kernel at tinatawag ito na empty space o skip. Sa pollination process na ipinakita sa amin ng Evogene ay ang manual na pag-self-pollinate ng silk upang masiguradong makakabuo ito ng kernel. Sa kanilang sistema, tinatakpan nila ang silk pagkatapos ng pollination upang maiwasan ang contamination sa silk na sanhi ng pollen na nanggagaling sa ibang tassel ng mais na kanilang mga trial. Habang ang mga hybrid naman na mayroon ng matibay na pundasyon, disease and pest resistance ay hinahayaan na lamang na mag-pollinate.